Okay, magandang araw po mga misis at ngayong araw po ay gagawa tayo ng chicken Gordon Blue. At meron na po tayong dalawang breast na manok. At meron tayong ham at ang cheese at breadcrumbs, harina at ang itlog. Meron din tayong paminta at asin at lagyan natin ang siya ng mga tiksarap. So ituturo ko sa inyo kung paano ang gawa ng chicken Gordon Blue. Tumpisa na po natin at meron din tayong pamukpok. Kailangan pukpukin po natin para mas madali siyang maluto. So kukunin natin yung pinakamakapal na part ay pinakamanipis papunta sa makapal ang pagpipili natin para hindi siya napupunit. Ayan. So, baligin niyo lang po ang kailangan natin. Dalawang yan. And then tabi muna natin to at kung anong ito'y tatalbog pagka ating tinenderize. Itetenderize natin siya para madali siyang maluto at mas malambot siya. Para mas lumapad, madali natin siya malagyan ng palaman. Diba, may space tayo na malagyan siya ng palaman. Ayan. Tapos, timplahan po natin siya ng salt and pepper. Ting magic sarap po. Okay. Yan po. Tapos yung ating pinaka likod yung ating makinis na part po. At depende sa inyo kung gaano karaming ham ilalagay nyo. Dapat dito isa lang. Ayan. Tapos ang cheese natin medyo atiin natin sa isa't kalahati para medyo madami ng konti. Saka natin siya iro-roll. Okay lang siya na bumuka ng ganyan kasi i-breaded naman natin siya. So, matatakpan din yan. Okay. At ating i-breading na po siya. At uunahin po natin siya sa harina.
Then lagyan natin siya sa itlog. Ayan. Pagkagulong sa itlog, lagyan natin siya sa breadcrumbs. Yan po, at ganun lang siya sa kasimple. Maya-maya ating ipiprito na to. Yan, ganun lang po siya kasimple. At gawa ng pagana iprito natin yan, eh, okay na po yan. At mamaya po, papakita ko sa inyo kung paano siya iprito. So, bali, tutuloy ko naman po ang pagpiprito natin ng ating Gordon Blue. Dahan-dahan lang po ang apoy para hindi masunog agad ang ating chicken Gordon Blue. Mahina lang po. Kaya po kailangan dahan-dahan ang apoy natin kasi yung makapal masyado yung ating manok na ginamit. Kaya dapat yan, dahan-dahan lang. Huwag yung bibiglayin kasi maaaring hilaw pa yung loob tapos yung labas yung sunog pa. At saka ito po yung kung marunong kayo gumawa ng bechamel o ng white sauce, yun po ang tamang sausawan nito ng chicken Gordon Blue. Kaya mamaya, pagka na-set up ko na to sa lalagyan, isa-side ko na lang yung kanyang white sauce.
Okay po, ready na siya. At ating ihiwain na to. Ito, ilalagyan natin sa plating. Ganda ng cheese, ganda ng labas.